Magandang gabi sa inyo lahat. At napakasaya, di ba? Napakasaya na naman na mayroon na namang napasara na apat na online lending apps. So, ano ba? Bakit nagsara? Bakit sila nagkaganon? Matatawa ka sa kanila. Diba sinabi ko na na mapapasara kayo, na itigil nyo na yung mga pangaharas nyo sa mga kliyente ninyo, sa mga borrowers, dahil nalalapit at nalalapit na yung katapusan ninyo. Ayaw nyo pa rin tumigil. Ayaw nyo pa rin magano. Talagang yung mga tao, yung mga biktima ninyo, ay hindi yan sila titigil hanggang hindi nakakapag-file, nakumpil laban sa inyo. Lalo pa na, piso pa, lalong-lalo na yung may mga ibang ola pa na isusunod dyan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, na kapag umaksyon na yung NPC, yung National Data Privacy Act, yung National Privacy Commission, kapag yan ang umaksyon, nagot kayo. Diba? So kayo din, yung mga biktima ay mag-file na ng complain. Kasi pag hindi kayo nakapag-file ng complain dito sa mga online lending apps na ito, kayo din ang kawawa. Ha, kayo din yung talo dito. So kapag hindi kayo nakapag-file ng complain, isang malaking problema yan, na hindi sila titigil at hindi kayo nagbabayad. So hindi ko naman sinabi dito sa mga biktima na hindi na kayo magbayad, pero doon po sa korte. So ano yung kagandahan pag doon sa korte? Diba? Sabi ko nga sa mga biktima, 400,000 below, ayon yan sa small claims amendments of 2019, 400,000 below, exclusively, hindi kasama yung interest at penalty dyan. So doon yung settlement, mas pabor doon sa mga umutang, mas pabor doon sa naharas. So wag na wag yung magpapaniwala doon mga biktima. Yung mga biktima ng OLA, wag na wag kayong wag na wag kayong magpapaloko dyan sa mga yung ididilit yung account ninyo para hindi na kayo maharas, diba? Lalo kayong niloloko, diba? Lalo kayong pinipirahan. So sa pagpapile sa GC ko, karamihan sa mga naging membro ko ay nakamubo na, diba? Walang nagpamatay, kulang membro na nagpamatay sa grupo ko. Aywan sa iba, pero sa akin, malinis ang konsensya ko na wala ni isa, dahil kinakausap po sila, hindi ko sila pinapababayaan. Mas na nag-PM sa akin, gusto mong kapa-add sa GC, ina-add ko. Kung ayaw, hindi ko sila pipilitin. Diba? Libre sa grupo ko, libre yan. Wala akong sinisingil, wala akong pinapababayaran. Siyempre magpa-file ka ng complain mo. Since na hindi naman notarize yung SASEC, obligado, siyempre, di ba, magpapaprint tayo. Ako yung nagpapaprint kasi mas lalo tayo makapansin kapag ganito yung ipiprint natin. Yan, nakita nyo ito? Nakita nyo dyan? Yan ang sulat ko doon sa presidential, presidential management staff ng Malacanang. Di ba? Kayong mga OLA, inireklamo ko na kayo. 10 ang GC ko, lahat sa inyo hindi na magbabayad dyan. Diba? Hindi na sila magbabayad, bakit? Inaharas nyo Diba? So ito pa, yan. Kapag mayroon kayong mga ganito, yan yung mga ganyan, sa National Privacy Commission yan, by complaint na assisted form, kung mayroon kayo yan, hindi na kayo, malabo na kayong harasin. Malabo na kayong anuhin. At siyempre, kailangan niya para yung may mga evidence na kailangan ng verification of non-firm shopping. Ito lahat ng iyan, lahat ng nasa SEC form. Sa Security Exchange Commission form yung nag-file. Almost 100 na ito. Ayan. Kung siya makita. Ayan Ayan. Diba? Lahat yan ay print. Kaya kayo mag-ready na kayo, kayo mga agent, paghanap na kayo ng iba niyong trabaho.
ba kayo din ang kinakakawawa. So mahalaga na nakakapag-file tayo dahil doon ito yung kapalit na ginawa ng mga OLAS atin. Kapag hindi tayo nag-file, buong buhay natin baka isa sa mag-anak natin, isa sa kaibigan natin yung mapahamak dahil wala tayong ginawang aksyon, wala tayong ginawang cure para mawala itong mga OLA na ito. So isa-isahin ko yung mga kinakailangan para makapag-file ng SEC. Okay, iisa-isahin ko yan. So kinakailangan sa pagpapile lang ng ito, sa pagpapile niyan ay kinakailangan na kayo muna ay makapag-email, mag-abiso kayo doon sa PCC para ma-refer nila doon sa Secret Exchange Commission at makapag-file ka. So magbibigyan ka ng form at magbibigyan ka ng PCC code. So ano yung PCC code? Ano yung PCC? Ito yung Presidential Complaint Center kung saan binibigyan ka ng number. So mas maganda rin kung makapag-email ka din sa Presidential Management Staff para mabigyan ka ng tracking ID. So ano-ano yung mga kinakailangan? Una yung name mo. Saan ba ikaw yung complainant, di ba? So sa complainant, nandun yung pangalan, relationship, or affiliation. So ano ka doon? Borrower ko ba? Ikaw ay reference or guarantor? Age mo, kinakailangan yung age mo, ma-provide mo dyan. Address, email address, contact number, at yung loan contact reference or yung tracking number. So mahalaga na na-save natin yan. Ilagay natin yung tracking number, mas maganda kung na-screenshot natin at yun ay ipapaprint natin. So sa likod nito, kasi A4 lang naman, A4 yung na-print ko, ay ayan, sa likod niya yung respondent, company name. So sa anong company name na nag-ano sa iyo nang haharas. So halimbawa Happy Pera, Royal Yoyo Lending Investor Corporation. So contact number nila, email address. So ano, saan sila may i-check doon, saan yung mga allegations nila, yung violation sa Republic Act 207 o yung Republic Act 9474, yung Truth Lending Act. Ganun din yung Republic Act 8556, Republic Act 3765, yung violation nila sa SEC Memo Circular 18 Series 2019. Kumbaga nandoon din papasok yung unfair debt collection policy, yung practices na ginagawa nila. Ay hindi naman po talaga dapat na ganun yung setup. Since tayo nga ay nangutang, obligasyon naman talaga nating bayaran yan. Pero dahil sa ginagawa nila, ay siyempre, sino ba namang tao yung gaganahang magbayad? Sino ba namang tao ang magbabayad pa kung ikaw ay naharas na? Diba? Mas maganda sana kung nakikiusap na ganito. Maaari po sana ganito, diba? Yan parang nakakaawa naman na hindi mo bayaran. Pero kung minura ka na, magnanakaw ka daw, scammer ka daw, ipapa-NBI ka, ipaputol yung ulo mo, ipaghahasa ka, yan yung masakit. Diba? Napakasakit noon. So after nyan, dun sa baba, merong narration of fact, merong narration of facts, yung narrative report, yung kwento ng karanasan mo sa OLA. Kailan nagsimula, anong oras, mahalaga na detalyado, saan nangyari, at yung proof of evidence. So kailangan mahalaga din yung proof of evidence mo. Kung saan, hindi mo magiging matibay yung salaysay kapag wala kang ebidensya. At sa korte, since na sa batas, isang matibay na din na ebidensya yung iyong sinupang salaysay. Lalo na kung may mga witness ka. O yung mga witness mo, yung mga pwedeng gamitin yon. So, proof of evidence attached showing that you are exhausted. Yung remedies against the company, yung proof na nagbayad ka. Tapos sinisingil ka pa, pwede yun. So, mahalaga din i-attach mo kung ikaw ay magpapa-file lang sa mga kilala mo, i-attach mo yung ID mo. So, yung ID mo,
harap likod, pa-xerox mo, tapos ilagayin mo ng 3 piece of signature. Ibig sabihin, you authorize that person na ipasa yung